marami ang anak dun sa kabilang sa side ng babae din. Kaya sa side ng babae, marami rin inuwing pamilya sa saka dating ano. Magulo, di ba? Ate, kamusta na? Gano'n ka sa labas? Ha? Eh, gano'n sa labas si Ate Arlene. Anong ginawa mo doon? Nagpahangin ka? Ha? Kumain ka na ba? Ha? Narienda ka natin? Kaganina. Ah, tapos na. Oh, ayos sa isa po ang kanilang ano, lagayan ngayon. Tingin ako sa sumusumpong ilang araw na po. Ilang araw na po hindi sinusumpong, Manti? Okay. Ilang araw na yun hindi sinusumpong? Mga dalawa na, tatlo? Tatlo na. Galing niya. Hindi ka na pala sinusumpong ka, Arlene. 3 days na. Kamusta na yung ano mo, sikmura? Hindi naman ako namatay. Ha? Hindi naman ako namatay. Ah, okay na. Hindi ka na nakakaramdam ng dati. Ayos sa Arlene, no? Nakakausap na po siya. Arlene, gusto mo pumasyal sa mga anak mo? Ano? Ano sa tingin mo? Gusto mo ba? Ha? Ano ba? Problema lang yun. May nabalitaan ako sa mga anak mo, Arlene. Ano? May nabalitaan ako sa mga anak mo. Ano? May nag-message sa akin. Parang tagalin mo sa inyo. Ano? May nag-message sa akin. Ano? Parang dun yung sa taga sa inyo. Sa amin? Saan ba? Taga saan daw? Dun sa lugar mo. Ay? Sa lugar mo. Sa lugar natin? Saan ka ba katira? Eh, sinabi ko na sa inyo eh. Diba? Doon. Noon. Sa lugar mo. Lugar namin? Ano na daw yung asawa mo? Parang may problema daw doon. Bahala sila. Ano masabi mo? May problema daw doon. Bahala pati sila. Sa ano, sa pinalit sa'yo. Ang sabi mo pinalit sa'yo? Hmm? Pinalit sa'yo? May problema daw sila doon. Eh, bahala sila. Lagi naman may problema yun. Ang asawa mo pala nagpapautang? Nagpapautang siya? Nagpapautang pa rin asawa mo? Hindi ko alam. Ano daw? Naghihirap daw doon. Dati naman yun eh. Sense na talaga inuwin yung babae. Ah, talagang nag-ano siya? Naghihirap na siya? Dahil sa... Okay, hindi na siya makapag-business kasi... Ano, ewan ko sa kanya. Nagkasakit niya ako. May sakit daw eh. Sabi. Nagkasakit? Kaya hindi lang ka-business, hindi lang ka-asasang business pang niya. Mga anak. Ilan ba anak niya? Marami siyang pinapalamon doon, di ba? Ilan lahat? Marami nga eh. Marami ng anak doon sa kabilang sa side ng babae din. Kaya sa side ng babae, marami rin inuwing pamilya sa saka dating ano. Magulo, di ba? Magulo nga. Samantalang pag kami lang eh. Ano, kami lang pa, tsaka yung mga bata. Yun lang naman. Wala naman mga kapatid kong humingi sa kanila ng ano eh. Sa amin ng ano, di ba? Ako pa nga inuutangan ng mga kapitbahay ko rin, di mga binabayaran. Tapos ngayon, ano masabi mo na ano, ganun ang buhay niya? Sa tingin mo ba ano yun? Karma yun sa ginawa niya sa'yo? Ha? Sa tingin mo, ano yun? Kabayaran yun sa mga ginawa niya sa'yo? Ewan ko, totoo yung sinasabi na may karma. Diba? No? Ewan, totoo kaya ba yun? Dapat hindi ganun, no? Kasi nabalik yun. Sana, yung mga tao din, nangungutang sa akin eh. Yung babae niya, nangungutang yung sa akin na, hindi ako binayaran eh. Sino yung babae niya? Oo, oh, kasi dati ko nakikilala yun, nag-school. At ang ano pa daw, ang nalaman ko is magkaibigan kayo? Ah? Parang naging magkaibigan kayo? Hindi ba kami, hindi talaga kami, talagang nag-best friend talaga. Pero nakilala ko lang doon sa ano, sa school, nakita ko lang siya. Eh, sunod na sunod sa akin, nagmamakaawa. I mean, gusto mangutang. Ayaw ko nga eh. Talagang, awang-awa naman ako kasi mukha na siyang walang malapitan. Sagi, sige na, parang awa mo na ako. Tingnan mo. Halos bumuhod na siya sa harapan ko. Tapos ganun pa yung ginawa. Pinangutang ko siya ng 1.5. Tapos, yun, sabi niya, doon siya malaman sa naman nakatira. Eh, di sinama ko sabay. Yun, nagkainitan yata yung dalawa. BF ko.
Marami na, nila balandi din kasi yung babae, marami lalaki yun. May sawa naman yung babae, marami mga anak yun, iba-ibang anak. Kaya nagka-problema. Uh-huh. Nagka-problema na ng ano, nung simula nang dumating sa buhay, no? Tapos yung simula na nang nagsama kami, yun, oh, namatay nga ako eh. Yung nagbandian ako, kaya sabi ng lalaki, baboy da, baboy. Kasi namatay na nga ako eh. Sumakit kasi yung ano. Abangan niyo po mga kababayan at baka makapashell kami kila Ate Arlene para makita niya yung mga anak niya. Pero gusto mo makita ang mga anak mo? Kung sakaling pupunta tayo din, gusto mo? Gusto ko. Kaya lang yung mga bata, ewan ko lang kung lalapit yun sa akin. Kasi inano ng ama, natakot sa ama. Kaya padlock yung pinto. Kung sakaling na ano, ewan gusto ko lang mong ngayon. Kunin yung mga anak mo? Hindi yata papayag yung ama niya. Eh paano kung ano, nahihirapan sila doon? Basta malalaman natin, no? At subukan natin, pero gusto mo talaga na makasama yung mga anak mo. Paano rin naman, mahirap din, wala naman kong anak buhay. O kaysa doon, ganun din, gutom din sila. O, edi maggawa tayo ng paraan para mabuhay kayo. Ano? Ano sa tingin mo? Okay yun, di ba? Okay sana, kaya lang, mga bata pa sila eh. Oo, sige. At ayun po mga kababayan, ano, at abangan nyo na lang po kung makakapashell kami sa kanila para ma-update po namin kayo kung ano pong kalagay ng mga anak ni Ate Arlene. Kasi wala namang nanay na gusto na pabayaan yung mga anak niya. Diba Ate Arlene? Kaya gusto niya po maging maayos yung mga bata. At hindi po natin masisi yung mga pinagdadaanan ni Ate Arlene kasi napakahirap po ng sitwasyon niya. Kung napapanood niyo po yung mga interview natin sa kanya, talagang kung tutusin, kung talagang mahina kang ano, tao, talagang bibigay at bibigay ka dahil sa mga pinagdadaanan niya. Napakahirap ng buhay niya, yung mga nangyayari sa kanya, kaya naging ano siya, na-depress siya, kakaisip. Ayan po, at abang na lang kayo mga kababayan, ano, maraming salamat po and God bless, thank you so much. So babay ka na kay Arlene dito. Arlene, babay ka na dito. Bye-bye. Bye-bye. Nahihiya pa po siya. And God bless po and thank you so much po.